Narating ng ABS-CBN News ang isa sa mga bahagi ng bundok na apektado ng forest fire sa Benguet. At dahil sa mga sunog doon, sinabi po ng Bureau of Fire Protection na apektado na ang hakalidad ng hangin. Live mula sa Mount Santo Tomas sa Tuba, Benguet, nagpapatrol si Rafael Busada. Rafi, tuluyan na bang naapula ang sunog sa bahaging yan ng bundok na kinaroroonan mo? Bernadette, wala na nga dito, no, yung naglalagablab na apoy na muntik pang idamay yung mga mahalagang broadcast equipment at tower dito sa tuktok ng Mount Santo Tomas. Pero yung mga tao rito ay hindi pa rin talaga nagpapakakampante dahil ilang metro lang mula sa ating kinatatayuan ay umaakyat na naman yung usok na indikasyon na posibleng meron pang ang apoy. Sino ang hindi matatakot sa kuwang ito? Mga malalaking apoy na halos dumikit na sa tower ng isang local na television network sa tuktok ng Mount Santo Tomas nitong Huwebes. Bagamat naapula na ang apoy sa bahaging iyon ng bundok, hindi pa rin magawang makampante ng technician na si Lorenzo. Mula kasi sa ibaba ng mga communication tower, may lumalabas na namang usok, indikasyon na may nasusunog pa sa mas mababang bahagi ng bundok. Ang expectation namin hindi aabot dito eh. Ang bilis kasi ang lakas din kasi ng ano, hangin. May monitoring pa rin dito. Bakit po? Kasi hindi natin alam, baka biglang lalakas na naman yung ano dyan, apoy. Parang... hindi po ano yan, hindi po fog. Ano yan, usok. Haze from dyan sa nasusunog dyan sa baba. Ang mga dating madamo, madahon at lunti ang bahagi ng bundok, nakalbo at kulay abo na. Ito yung isang bahagi ng bundok na nilamon talaga ng apoy nitong mga nakaraang araw. Kinailangan ko na ngang magsuot ng face mask dahil medyo matapang na yung amoy ng usok at abo. Kita talaga natin, no, kung gaano kahirap marating ito dahil bukod sa makipot na daan papunta dito ay ibang usapin pa yung pag-akyat dito sa tinatawag nilang highest peak ng bundok. Dito nga sa aking likod ay patuloy pa rin umuusok. Sa isa pang forest fire sa Sitio Lebang sa Tuba, mano-manong inaapula ng mga bumbero ang patuloy na kumakalat na apoy dahil hindi makapasok doon ang kanilang mga truck. Hindi tulad sa forest fire sa kabilang bayan ng Itogon kung saan nagamit ng mga bumbero ang kanilang mga fire truck para maapula ang apoy. Pangamba naman ng Bureau of Fire Protection, posibleng masundan pa ang kaliwat ka ng forest fire ngayon sa mga bundok ng Benguet. Malawak ang forested area nito. Ngayon, we are experiencing El Nino, kaya talagang dry ang mga grasses ngayon, which is prone to catch up fire. Baka may mga undisciplined person na magsusunog na naman dyan, kaya expect natin na marami pang susunod na mga sunog dyan. Apektado na rin ito ang air quality sa kalapit na lungsod ng Baguio. Base sa datos ng Swiss Air Quality Technology Company na IQ Air, bumaba na sa moderate ang air quality sa lungsod. Kita rin ang pagbalot ng mas maitim na haze o pinaghalong usok at polusyon sa Baguio skyline. Medyo makapal yung usok, mahirap makahinga. Kaya advice namin, yung hindi kaya yung usok, gumamit ng face mask. Humihingi kami ng tulong na pagsabihan nila yung mga relatives nila na mostly farmers na iwasan yung pagsusunog ng mga grass sa farm nila. Bernadette, sa Bocod, Benguet naman ay pansamantalang sinuspinde yung mga tourism activities kasunod nga nitong mga forest fires na ito. At ang sinabi nga nila, no, na bawal na muna ang mag-hiking, mag-camping, maging mag-picnic sa forest area. At dahil panagbanga festival na nga ngayong weekend, ay mainam na yung mga turistang pupunta sa Baguio ay magsuot pa rin ng face mask, no, para manatili ang proteksyon sa kanilang mga sarili. Bernadette. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Rafael Busano. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.